process hindi parating favorable sa atin. Pero ang pinakabala natin sa lahat, yung sarili natin. So, kung ako tatanungin, the challenge really is how to find your light in the midst of darkness. How to find solutions in an environment na very, very, parang in an environment where the limitations given to you are just too much. Ang pinakamadali kasi is to pass the blame on others. Hindi ko nagawa yung trabaho ko kasi uninspired ako sa aking boss. Hindi ako nag-perform well kasi hindi ako namomotivate ng aking boss. Pag ganun yung ating mga dahilan, hindi tayo tunay na leader. Pero ang tunay na leader, magsasabi, kahit uninspiring yung aking boss, ginagawa ko pa din na maayos yung trabaho ko. Kahit napakahirap, ginagawa ko pa din na maayos yung trabaho ko. Hindi ako nagpapa-apekto. Kahit yung boss ko, hinahadlangan yung lahat kong ginagawa. Basta ko, pag hinadlangan niya, maghahanap ako ng ibang paraan. Ang pinakamadali kasi ipasa. Di ba? Ano naman yun? Human nature, yung the grass is always greener on the other side of the fence. Parang we always wish for what is not. Human nature yun. Kahit ako ganun din. Pero yung challenge natin, paano natin lalabanan yung human nature natin na yun? Paano natin lalabanan yung we allow forces external to us to hamper us from the things that we want to do? Lalo sa mga local officials, di ba? Lalo sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang dami mong gustong gawin, pero ang daming hadlang. And we become frustrated. Normal naman yun eh. Pero I think the challenge for every leader is, how do you not allow those frustrations to get in the way of what you're doing? How do you not allow the difficulties to diminish the quality of the work that you're doing?